Patay ang limang individual habang isa ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Digos City. Si Regine Ladusa sa detalye. Rise and shine, Regine. Pauwi na ang anim na magkakaibigan mula sa Madiger, Barangay Binaton, Digos City. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagpa siya ang magkakaibigan na sumilong muna sa kubo. Pero biglang tinamaan ito ng kidlat. Ayon sa Police Regional Office o PRO 11, lima ang patay sa nasabing insidente. Habang nasa ospital naman ang isa. Kinilala ang mga biktima na sila Glendale Joy Velocino, Valerie Ostilia, John Gabriel Hersania, Jeremy Cartagena, at John Mel Galicia. Sa ngayon, bawal muna lumapit sa pinangyarihan ng insidente. Of course, to keep it safe, we have to cordon the area and we should not allow people to go to that place as of now, or there might be another lightning strike, di ba? Ayon naman sa Office of Civil Defense o OCD 11, nakaranas ng malakas na ulan na may kasamang kidlat ang Davao del Sur dahil sa trough o extension ng low pressure area o LPA na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Nag-abiso na sila sa mga tao na mamalagi na lamang sa bahay panahon na may malakas na ulan at kidlat upang maiwasan ang disgrasya. Padayon na kami sa OCD RDRRMC 11, no? Kauban ang pag-asa Davao. Padayon nga nagapahimang no sa itong mga kaigsunan dari sa Tibok Davao region nga magbilantayon kanunay hindi na karoon nga atay kaning panit nga panahon nga. Inaasahan din na sa susunod na araw makakaranas ng malakas na ulan na may kasamang kidlat ang Davao region. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.